is cheating on your partner is a choice or a mistake? I think. Do you think cheating is okay as a choice or it's a mistake? But so mga tol, nandito tayo ngayon sa Retro Bakery. Ayan. So ayun mga tol, quick shout out Jalal. Hey, salamat Retro Bakery. Tara, simula na tayo. So ayun mga tol, bago natin simulan ng ating beautiful content for today, nakapag-interview tayo. Nakita nyo naman sa intro ng dalawang babae, pero syempre binating ko kayo kasi that's my intention para makinig kayo sa aking mga payo for this day. Anyway, thank you so much for this. Ano to pare, anong kape to? Espresso latte. Spanish latte. So thank you so much Retro Bakery. Spanish latte na napakasarap. May latte art pa. Late ko na kasi siyang binid yun, kaya medyo nagsagi siya. Pero, well, anyway, tignan nyo naman yung ambience dito. Very antique. Kung gusto nyo ng classical ambience dito, dalhin nyo yung kaibigan nyo, tropa ninyo, friends, families, relatives, at kahit sino na gusto mag-enjoy ng napakasarap na kape nila dito sa Retro Bakery. So, yun na nga mga tol. Dumako tayo sa usapang pangangaliwa. So ang pangangaliwa kasi mga tol, as per me, no, hindi talaga siya totally pangangaliwa as long as you are not married. Okay, correct me if I'm wrong, no, pero that's my personal point of view when it comes to relationships. Kasi that's why you are single and having a boyfriend and a girlfriend, to test the waters if you guys will make it, and it's the time for you to make mistake and to forgive. Kasi ang relationship, mga tol, once you are married, there is a lot of struggles. There is a lot of challenges na nangyayari. So, ang nangyari dun sa pinaka-latest issue when it comes to Maris Racal, na nahusgahan siya ng husto at binatiko siya ng mga tao on her action. Pero we don't have a right to say it as a completely cheating. The act itself is cheating, but it's totally acceptable a bit para sa akin kasi she's not married yet. She's enjoying her single life and that's her decision if she would like to explore it and to make mistake. Nasa sa kanila na lang yon sa current karelasyon niya, kaso nag-iwalay sila ni Mr. Rico Blanco. Kung i-accept by forgiveness or may acceptance ng pagpapatawad. Well, anyway, hindi ko sinusuportahan ng any kinds of cheating at ang mga premarital sex. It's very unmoral, no? Immoral siya. Pero we are living nowadays that young people are very aggressive when it comes to that topic. They want to explore. As well as me, hindi ako magmamalinis nung kabataan ko. Nag-explore ako ng too much. No, I've been counting a lot of body counts na rin, 'di ba? Pero 'yun yung mga mistakes na hindi na natin mababawi pa. Pero pwede nating ituwid at itama ang ating pagkatao because we are just preparing ourselves for marriage as well. Kaya saludo ako sa mga tao na kinasal, na kung sino yung nakarelasyon nilang una, yun na yung pinakasalan nila. They have this strong power of will para gawin yon and right discipline. Ako, naging maloko din ako, hindi ako naging disiplinado nung kabataan ko, sino-sino nagiging partner ko and multiple partners ang na-experience ko. So, ayun lang mga tol, pagdating dito, lalo na babae din si Miss Maris Racal, siguro alam niya yung pagkakamali niyang yon, bilang siya, dinesisyon niya yon, ginusto niya yon, pero hindi niya rin deserve na pagpiestahan natin siya at husgahan ng kanyang buong pagkatao kasi lahat ng tao may chance magbago. Pare, masasabi ko lang, kapag handa ka na talaga magmahal, pag ikakasal ka na at kinasal ka na, no? At kapag kinasal ka na, dapat ready ka na hindi ka na maaakit sa iba, kundi nakaka-appreciate ka na lang ng beauty. Bakit? Dahil may buhay na nagtitiwala sa iyo. Well, anyway, advice ko naman sa mga young people, I've been betrayed a lot of times and I betray someone a lot of times then when I was on my single stage of my life, especially on my prime, no? Huwag niyong dibdiben or huwag niyong dadalhin yung mga naranasan ninyo sa bago niyong relationship kung may mag-a-accept sa inyo, may magpapatawad sa inyo. Ibigay niyo na ng all-in
Kasi yun na talaga ang importante dun eh. Kailangan committed ka na. No? Ang isang tao, magkakaroon lang yan ng tamang disiplina sa relasyon kapag na-realize na niya ang mga kamalian niya at gusto niya na mag-grow dun sa bagong pakikisamahan niya. Mas masarap magbigay ng todong pagmamahal, walang pagkukulang, at walang pandarayang halo para magkaroon ng maraming biyaya ang inyong pagmamahalan. Pare, ako sa tinagal-tagal ko na nabuhay sa mundo, 31 years old na rin ako, no? At maaga rin ako napunta sa mga relasyon. 14 pa lang ako, marami na ako naging girlfriends, no? Pero nung nagkaedad ako, nagkaanak ako, at ngayon kinasal ako sa current kong asawa, napakasaya ko, pare. Na napakasarap pala magbigay ng todong pagmamahal. Yung hindi mo nabibigyan ng sarili mo ng stress na hahanap ka pa ng iba. Oh, exciting to. Try ko si ganito, try ko si ganyan. Bakit? Sakit lang sa ulo yan, mga tol. Alam niyo. Kasi yung taong, let's say, kasal na kayo. Ito, applicable to sa mga tatay na katulad ko at may mga asawa, no? Na hindi talaga natin pwedeng maging option ang pandaraya o pangangaliwa. Bakit kanyo? Unang-una sa lahat, yung taong pinakasalan ninyo na babae, andyan siya para i-build ka. Lalo na sa ating mga lalaki, inihanda yan ng Panginoon yung babae niyan para sa'yo. Na ikaw, na si Adan, na kailangan mong tumayo at maging isang hari ng tahanan na yan. Maging isang malakas na lalaki at maging isang haligi. Kumbaga, pundasyon. So huwag mong sisirain yung pundasyon na binubuo mo at may mga anak ka rin na titignan nila ang iyong pag-uugali at gaganda yan at aakuin nila yung magandang ugaling yan hanggang sa kanilang pagtanda at maipapasa rin nila yan sa kanilang mga punla. Diba? Mas masarap naman siguro na kapag kinasal ka na, mag-focus ka na lang on self-improvement, build a financial status na maganda. Diba? Tapos, try to be a good provider. Instead of you, yung resources mo, hahatiin mo pa sa pangangaliwa, tapos nahahati yung attention mo dun sa asawa mo na gusto magsakripisyo at handang mapakasamahan ka hanggang sa kamatayan. Diba? Itodo mo na lang sa asawa mo. At nang hindi ka nabibitin ng biyaya mula sa kataas-taas ng Panginoon. Lagi niyong tatandaan yan. Diba? Hindi naman ako sanang bobola dito, pero yun talaga ang normal flora ng mundo. Na kailangan natin mga lalaki na once na handa na tayo, magpakatodo tayo. At tao lang tayo. No? Kapag may mga ganyang usapin, pandaraya pangangaliwa, pag-usapang mabuti saan nagkulang. Dahil ang mga taong mandaraya at mga taong nangangaliwa ay wala lang self-discipline at walang self-contentment. So, ang kailangan natin gawin bilang isang tao na may mga karelasyon at gusto nyo magbunga yan sa mga hindi pakasal at gusto nyo na magpakasal, magpakasal na kayo. Be committed on it. There's no way out. Huwag nyo nang patagalin kasi habang pinapatagal ninyo yung relasyon ninyo na hindi kayo labeled as married, lalo lang kayong mandaraya, lalo lang kayong maghahanap ng butas sa isa't isa at lalo lang kayong maghahanap ng oras, mabalin ang inyong attention sa ibang tao. Unlike na kapag committed na kayo, you made your vow to the higher power, na nangako ka till death do us part, that is the power of words. No, yung strong unity and bond ng mga salita ng dalawang kinasal ang maghahawak sa inyo until the end. Walang bibitaw. Hindi katulad boyfriend, girlfriend. Yan talaga yan eh. Diyan talaga ang maraming mistakes. Kaya nasa sa inyo yan, kung magpapakasal kayo, mamadaliin ninyo na or gusto nyo lang talaga maglokohan. Yun lang. So anyway, yun lang. Let me have a sip of coffee. Thank you so much again sa napakagandang aesthetic background natin ngayon, araw na to, sa Retro Bakery. At salamat sa bumubuo ng mga barista dito. Bisitahin nyo sila. Dito lang yan sa Bawadi Mall. Al-A. Peace out. Don't hate. Spread love and educate. And let love seize the day, mga tol. This is Billy Jack Sanchez. You wanna know why? Saying, magmahal kayo ng tunay at lubusan para tuloy-tuloy rin ang biyaya. Peace out. Ako po, kasarap. Tignan nyo.
Sinipsip ko na hindi pa nasira yung latte art. Bangis. Peace. Ngayong araw na to, mag-i-interview tayo ng dalawang babae at tatanungin natin sila kung ang cheating ba is okay or is it a choice or a mistake. So, tara, simulan natin, mga tol. So, ayun mga tol, habang nasa Retro Bakery tayo, may mga nakita tayong dalawang babae. Magaganda. Hi, ma'am. Sorry. Hi. To bother. May please know your name? My name is Noor. Where are you from, ma'am? I'm from Kyrgyzstan. Kyrgyzstan. Yeah. Anyway, ma'am, sorry to bother. You're having, guys, a beautiful coffee. Anyway, before I start my question, what's your name as well? Ogulay. Ogulay. Nice meeting both of you. Ma'am, do you think cheating is okay as a choice or it's a mistake? What do you think? I think it is a choice because anyway, if you do mistake, let's say by mistake you're doing, but inside your heart or in deep, you know that it was your choice to make this mistake. Nice. I think like that, yeah. Like that. What about you, ma'am? What can you say about is cheating on your partner is a choice or a mistake? I think also it is a choice because if you are really love your partners, you anyway you will not make that mistake. Well, thank you so much for both of you on your time, guys. Would you like to say something to all people, like what is your advice last? What is your advice to the couples like trying to start to prevent cheating? So for the couples, I think if you love someone, you cannot let that mistake. It is your choice, and it is like for couples being honest, being true about yourself, about everything what you feel, and then your like a partner will be true, be honest with you. Nice, very yeah. Beautiful answer. What about you, ma'am? Yeah, I just my advice is be more loyal and try to love from your heart. Anyway, thank you so much, both of you. You guys are beautiful, amazing. Shout out to Kyrgyzstan. Have a nice day, guys. Bye. Have a nice day. Thank you.